Marami na akong nakita dito sa bayan ni Liliw ng mga lutuan ng alak. Ito yung kinamunatang hanap buhay sa kabukiran eh. Siyempre, nung araw hindi masyado nakapagpaaral ang mga taga-bukid. So, ang mga anak, nakakamulatan na yung pangangarit. Kung iahambing natin sa ibang uri ng alak, talagang mayroon silang planta, mayroon makinarya, kompleto sila ito. Wala kang gagamiting anumang chemicals, walang gagamiting ibang equipment o ano pa man nasa pagluluto ng lambanog. Dito sa paanan ng bundok Banahaw, andyan ang mga nyugan. Siyempre, naghanap ang taga-Liliw ng ibang makukuhang produkto nagmula sa nyug. Ako si Cesar Sulibit, 69 years old, dating po ng bayan ng Banahaw ng Liliw. Isa sa sikat na industriya sa amin ngayon dito is chinelas, no? Saka yung gawa ng tinapay sa oraro, yung mga kakanin. Pero ang lambanog ay hindi pwedeng mawala kasi kinamulatan na itong hanabuhay dito sa bayan ng Liliw yung lambanog. Oh, matagal na yan, siguro nasa 100 years na yan. Tapo! Sa kultura ng Liliw, mahalaga ang lambanog dahil ito yung kung paano kami sumaludar sa bisita. Alam mo yung mamamayan na Liliw, hospitable eh. Basta may dumating na bisita, tanggap yan. Isa sa mga inio-offer nga, pagka uminom, may lambanog. Birthday, anniversary, debut, kasalan. So yung lahat ng okasyon na yon, hindi pwedeng mawala ang lambanog. Minsan nga, ako naubusan eh. Siyempre, mga barkada, humihiling. Kaya marami na akong istak. Totoo niya, iniririgalo ko sa mga okasyon. Minsan, dinadala ko sa Maynila, sa mga kaibigan ko. Pagka yung aking alak na nanggagaling nga kay Paring Kiko. Ako si Francisco Cabuyao, 57 years old. Gumagawa ng lambanog dito sa Liliw, Laguna. Perfect ko ang paggawa ng lambanog. Yung mga kabarkada ko naman si Lolo Johnny Dimagila. Yun ang matandang mag-alak dito sa Liliw. Puro kasi matatanda kasi naging barkada na, hindi ako nabarkada sa bata eh. Ang ituturo sa'yo kung paano ka kikita, hanap buhay, ganyan. Yan o ang tinatawag na pangangarit. Iniipon nila yung suka sa tukil, maghapon at magdamag. Kinukuha niya yung suka sa kinaumagahan. Tapos ay isa-isa niyang pinupungusan yung puso. Babalik ulit yung tukil doon sa puso. Yung suka na nagmula sa nyog, yun ang niluluto at yun ang nagiging lambanog. Yung may-ari ng karitan o lutuan, inaalagaan nila yung tauhan nila. Una, pagdating sa kawayan, hindi nila hinahayaang ang kawayan ay hindi palitan sa tamang panahon. Kasi minsan, yung mahuna na, hindi pinapalitan, siyempre nadidisgrasya ang mga karita. Yan ay nahuhulog. Di ba? Ay, talagang napaka-delikado. Sabi nga niya na pag-adyo mo sa puno, ay talagang ang isang paa mo yung nasa hukay. Kaya iba yung ingat. Pagka talagang mahuna na ang tulay, dapat talagang palitan na yan. Kasi araw-araw, magat hapon, doon siya tumatapak. Atin hong sasalin sa tapayan yung ating kinuwang suka sa mga hugusan. Ating lalagyan rin salaan sa tapayan para maalis yung mga dumi-dumi, yung mga insekto. Yung kasing suka, kung bagong kuha, dapat ay kung mga dalawa hanggang tatlong araw bago lutuin para maganda. Kasi pagka yung bago lahat ng suka, mahina-hina ang hango. Habang iniipon mo, din nabuburo siya doon sa loob. Laging kailangan ng suka na nagmula sa nyog kasi yung mga taong magsasaka yung nagluluto ng lambanog, doon umaasa. Maigin mapagkitaan talaga. Pero siyempre, pagka sumama ang panahon, ayun ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit humihina yung produkto ng lambanog pagka merong nangyaring bagyo o gaya ng kokolisap na talagang malawak na epektado nun, na epektuhan ng kokolisap. Ang naranasan kong problema sa aking paglalambanog ay nagkaroon ng kokolisap. Nawala ang tuba nun. Halos kung dati, ang aking suka ay nakakakuha ng mga 5-6 na container. Umuwi sa kakalhating container. Namamatay yung talbos ng nyog, ano? Natutuyot, namamatay kasi. Parang walang lumalabas na tuba. Yun ay isang naka-epekto ng produkto ng lambanog.
Ngayon, mag-uumpisa na tayong magluto. Di ilalagay ko na rin sa pinaka-kaldera. Ang lamba nung naepektuhan nung lumabas yung coco lisap, ano? Kung umaanig ng 20 gallons 3 times a week, naging isa lamang tapos, mumamahal pa. Dumating nga yung bagyong si Glenda. Yun na yata ang pinakamalakas ng bagyong dumaan dito sa Liliw, eh. Oh, malaki, malaki na pinsala, ano? Maraming bahay din na nasira. Ay, hindi na ako nakalis doon sa palikit. Kita ko naglilipada niyo yung mga hiyero sa lakas ng hangin. Pero talaga siguro hindi namin akalain na yung balambagang yun ang magpapawala ng coco lisap. Sa lakas ng hangin, na nagliparan sila, namatay sila. So nung lumabas yung banibagong dahon ng yug, wala na yung coco lisap. Gumanda na nga uli ang panahon. At say, ah, pwede na naman uli ako magsimula. Susimula na lang sa bagong bukas na yung akin ng paglalambanog na yan. Mararamdaman mo ang umadyo na yung paso pagka nainit na rin turumpa. Ito. Pagka ito yung mainit na yan, ibig sabihin na umadyo na yung pawis. Yung presinon, yun ang itinutulak ngayon papalabas dito. Hanggang sa makarating dito sa palamigan. At pagdating sa palamigan, paglabas nito, di malamig na. Alak yung alak na yun. Ang silbi nitong palamig nito ay para mapalamig yung alak na dumadaloy dito sa bituka nitong itong ating instrumento para makagawa ng alak. Yung dapat talagang malamig at gawa ng pagkay mainit, wala lalabas na alak kasi parang matutuyo yan. Kaya pagkababay ay walang tubig, kahit paano gawin mong gatong, walang tutulo dyan. Dalawang oras bago tumulo. Ay, natulo na nga pala. Bago pa lang. Naku, hindi guwapa. Teka. Sala, sandali. Ito, lumiguan na, overheat. So, kayo nalabas. Masin, papababayin yung ano yan, papababayin. Ganyan lang ang remedyo dyan. Yung paggagatong, hinahinay lang apoy. Huwag mong dudubduban. Kaya kahit na ikaw ay matagalan sa pagluluto, magtiis ka na lang ng ganong paggagatong. Hindi na baling matagal, pero talagang siguradong masarap naman ang alak. Simple, pero mahirap imperfect kung hindi ka maalam magtenta ng apoy sa pagluluto. Kasi ang nagpapasarap yan yung apoy ng nakasala. Kasi yun ay pag nilakihan mong apoy, kukuluyan ng madali. So yung mabilis ang tulo ng moisture nun, yung evaporation, iba na lasa nun. Mabilis ang produce ng alak, pero hindi masarap ang lasa. Ito ang bating, yung unang tulo sa, mula sa pagpapainit natin ng suka. Titatanggalin natin kasi pagka, ano, masanghid kasi ari eh. Ito yung pinakamatapang sa lahat. Tapos yung susunod na tulo, alak na yun. Para maging masarap ang iyong lambanog, dadami mo ang tanggal ng bating. At yun naman, hindi man masasayang yung bating niya. Kung gusto mong isama ulit doon sa susunod mong lulutuin, hindi man masasayang eh. Lalagyan natin ito ng bulak, silbing pinakasalaan din nila. Para masala maigay yung mga duming galing sa loob ng mga kaldera. Kasi delikado pagka hindi natin sasalaan, iniinom ng tao yan eh. Ang kaibahan ng aking ginagawa ng lambanog ay ang luto ko ay talagang hindi naman sa pagyayabang ay talagang may tapang. Pag ininom mo, hindi tumitigil sa ngala-ngala mo. Talagang halos nilulunok mo yung laway mo, hinahabol mo pa yung lasa. Kung saan man ako pumunta, basta dalawang lambanog, luto ni Pareng Kiko, ayan eh, talagang aprobada na talagang magugustuhan. Merong magluto matabang, dinadamihan nila yung labas ng alak, tapos wala naman sarap. Ito si Pareng Kiko, ito yung, kung tawagan dito, yan, tama yung pares talagang, kung ilan ang dapat lumabas sa ganong salang, ganon talaga para yung lasa is mamnatili yung lasa ng lambanog na siyang gustuhin ng taga-Liliw. Kasi sabi, sige kung maglalambanog, okay ang alak doon. Yun, para bagang nataas ang aking ego. Nakakatingala ako na ako pala kilala na kahit na ako yung mayroon ng tao. Kilala ko kahit sino. Basta sabi lang, sabi, masarap na lambanog dito sa Liliw. Ayun, unang-una na ituturo sa akin. Masaya sa aking kalooban at sabihin ko nga hindi nasasayang ang aking pagpapagod kasi
sa bawat pagkapagod ko, nagugusto naman ng tao yung mga produkto ng ginagawa. Oo, hindi ko man masasabing ako yung alamat na. Ang akin lang, talagang pinagbubuti ko lang yung aking paggawa. Para naman kahit pasabihin na ako'y bago lang, eh, maihaharay na ako doon sa mga sino unang gumagawa ng lambanog noong araw.